Ezra. Ipinagpatuloy ang pagpapatayo ng templo. Ikalimang kabanata. Ngayon, inutusan ng Diyos ng Israel ang mga propeta na sina Hageo at Zacarias na apo ni Ido para sabihin ang mensahe niya sa mga Hudyo sa Huda pati na sa Jerusalem. Nakinig sa kanila sina Zerubabel na anak ni Shealtiel at Jeshua na anak ni Jozadak. Kaya ipinagpatuloy nila ang pagpapatayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Tinulungan sila ng dalawang propeta ng Diyos. Ngunit hindi nagtagal, dumating sa Jerusalem si Tatenai na gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates, si Shetar Bozenai at ang mga kasama nila. Nagtanong sila sa mga Hudyo, "Sino ang nag-utos sa inyo na ipagpatuloy ang pagpapatayo ng templong ito?" Nagtanong pa sila, "Ano ang pangalan ng mga taong nagtatrabaho rito?" Ngunit iningatan ng Diyos ang mga tagapamahala ng Hudyo. Kaya nagpasya si Natatenai, Shetar Bozenai at ang kanilang kasamang mga opisyal ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates na hindi muna nila ipapatigil ang pagpapatayo ng templo hanggang sa maipaalam nila ang tungkol dito kay Haring Darius at makatanggap ng kanyang sagot. Ito ang nilalaman ng sulat na ipinadala nila kay Haring Darius. "Mahal na Haring Darius, naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Ipinapaalam po namin, mahal na hari, na pumunta kami sa lalawigan ng Huda, doon sa pinagtatayuan ng templo ng makapangyarihang Diyos. Malalaking bato ang ginagamit sa pagpapatayo ng templo, at ang mga pader nito ay nilagyan ng mga troso upang tumibay. Ginagawa po nila ito ng may kasipagan, kaya mabilis ang pagpapatayo nito. Tinanong po namin ang mga tagapamahala nila kung sino ang nag-utos sa kanila sa muling pagpapatayo ng templo. At tinanong din namin ang mga pangalan nila para maipaalam namin sa inyo kung sino ang mga namumuno sa pagpapatayo nito. Ito po ang sagot nila sa amin, 'Mga lingkod kami ng Diyos ng langit at lupa, at muli naming ipinapatayo ang templo na itinayo noon ng isang makapangyarihang hari ng Israel. Ngunit dahil ginalit ng aming mga ninuno ang Diyos sa langit, pinabayaan niya sila na sakupin ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Giniba ni Nebuchadnezzar ang templong ito at binihag niya sa Babylonia ang aming mga ninuno. Ngunit sa unang taon ng paghahari ni Haring Cyrus sa Babylonia, nag-utos siya na muling ipatayo ang templo ng Diyos. Ibinalik din niya ang mga kagamitang ginto at pilak ng templo ng Diyos. Ang mga ito ay kinuha noon ni Nebuchadnezzar sa templo ng Jerusalem at inilagay sa templo sa Babylonia. Ipinagkatiwala ni Haring Cyrus ang mga kagamitang ito kay Sheshbazzar, na pinili niyang gobernador ng Huda. Sinabi ng hari kay Sheshbazzar na muling ipatayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem sa dati nitong pinagtayuan at ilagay doon ang mga kagamitan nito. Kaya pumunta si Sheshbazzar sa Jerusalem at itinayo niya ang mga pundasyon ng templo ng Diyos. Hanggang ngayon ay ginagawa pa ang templo, hindi pa ito tapos. Ngayon, kung inyo pong mamarapatin, mahal na hari, ipasaliksik po ninyo ang mga kasulatan na ipinatago ng mga hari ng Babylonia kung totoo nga bang nag-utos si Haring Cyrus na muling ipatayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem. At agad nyo pong ipaalam sa amin kung ano ang inyong pasya tungkol dito."